Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Nakababahala naman ang sitwasyon ng OFW na si Mary Jane Doctor sa Jeddah, Saudi Arabia. Ayon sa kanyang kapatid na si Milagros Bailon na lumapit sa Kilos Pronto noong ikawalo ng Mayo, dumudumi na raw ng dugo ang kanyang kapatid dahil sa sobrang pagtatrabaho at walang maayos sa pagkain ang ibinibigay ng amo. Nagpapasaklolong OFW sa Jeddah, Saudi Arabia si Mary Jane Doctor. Dumudumi na raw ng dugo ang kanyang kapatid dahil hindi na raw niya kaya ang bigat ng trabaho at sobra-sobra pa ito sa oras. Dahil delikado ang kalagay ni Mary Jane, agad nang idiniretso ng Kilos Pronto ang panawagan na magkapatid sa OWA. Magandang gabi po sa iyo, Ma'am Josephine Tobia. Yes, magandang gabi po, Mr. Tulfo. Okay, kasama ho natin si Alex Santos. Ganun din ho itong kaanak ho ng biktima ho. Ma'am, ano ho ang ating magagawa rito? Alam ko naman kami lumalapit malipit. Marami na ho kayo natutulungan. Ano hong inyong rekomendasyon? Mabilisan ho. Opo, kukunin po namin lahat ng informasyon tungkol dyan sa kanyang recruitment agency, hanggang doon sa foreign recruitment agency niya, at yung contact namin ng worker para makita natin kung paano natin siya matutulungan. Okay. Kung kailangan ipa-rescue yan, papupuntahin natin yung ating officer doon sa kinalalagyan. At noong 15 ng Mayo, ligtas na nakauwi ng Pilipinas si Mary Jane. Masaya po, lalo na po nung kahit po nasa airport pa lang po ako ng umiyak na po ako dahil sabi ko sa wakas, bukod sa dinig na ng Lord yung panalangin po, natulungan pa ako ng mga Pilipino sa atin, sabi ko ganyan.